Hello guys, ayan, welcome back sa ating channel. Ngayon ay babalikan uli natin si Maribel, ano? Kung natatandaan ninyo si Maribel, yung merong brain cancer. Hopefully matuloy na yung ano niya, yung biyahe ngayong October 14. So today is October 7. So dadaling ko na sa kanya yung kanyang visa, yung visa waiver at saka nung kanyang nanay, no? Kasi na-approve na. Actually, noon pa sana nakaalis si Maribel, kaso yung unang-una na in-apply namin siya, eh nagka-problema yung nagka-problema yung kanyang escort. Noon pa sana siya babiyahe, no? Hindi ko matandaan kung August 'yon o September, something like that. Ang nangyari, na ICU siya noon, nasa ICU. Kaya hindi natuloy yung kanyang biyahe, at ang isa pa, sumama ang pakiramdam ng kanyang uncle, yung kanyang tito, no? Kaya 'yon, hindi natuloy. So ngayon, naghanap kami ng makakasama at in-apply namin ng visa kasama yung kanyang nanay sa pag-apply ng visa. I mean, kasama yung kanyang nanay na in-apply namin ng visa. Pero yun nga, na-approve ang visa pero yung nanay lang niya. At late na itong dumating, no? No, yung booking nila, yung temporary booking nila ay kinansel na ng Hawaiian. Kasi nga siyempre, bakit mo naman i-confirm kung wala pa namang visa? So, hindi mo na kinonfirm ng travel agency ang kanilang flights noon dahil nga wala pa yung visa, no? So, hindi sila nakaalis. Ngayon ang ikatlong pagkakataon na paalis si Maribel. So sana makaalis na siya, no? Nang sa ganun ay magamot na siya. So yun, ngayong October 14 ang alis niya. So next week. Kaya ngayon pupunta ako para ihatid ko naman sa kanya yung kanilang visa. Yung visa niya at saka yung visa ng kanyang nanay. At saka yung ibang papeles. So, yun. Okay. Punta tayo ngayon kay Maribel. Papunta ako sa bahay ni Maribel ngayon, ano? So dito yung kanila, ayun. Kung nakikita nyo yung mataas na yon, yung green, doon sila sa taas. Hello po. Good morning po. Kumusta po si Maribel? Mabuti, mabuti naman at mabuti. Pasok na po ako. Good morning.
Hello. Tulog. Ayan nyo lang po, tulog. So, ayan. Ayan po, tulog siya. Mabuti at nakakatulog. Bali, dala ko po yung mga ano, yung mga papers. Mm. Yung ano, tawag nito. Buti na lang nakaano kanina. Siya po yung nanay niya. Dala ko yung ano, tawag nito, yung visa. Ano? Yung visa niyo. Dinalawa kong kopya para kung sakali. Kasi papakita niyo to, di ba? Para kung sakaling dalhin nung ano niyo, escort niyo, meron pa kayong isang kopya. O kung gusto niyo, magkopya pa kayo ng mas marami pa. Para makamamaya, bumalik na naman. O sabihin, naman na yung copy. Bigyan niyo uli ng isa. Tapos, ito na po yung mga ano niya, ano, yung medical record. Sa ambulansya ba? Ito yung mga binigay sa akin lahat ni ano, sino yun? Tapos ito yung sulat. Ito yung sulat natin na ginamit sa ano, pag ano ng visa. Tapos ito yung medical record niya. Ha? Ito yung lalagyan. Balik na natin. Quarantine kami. Quarantine? Oo, kasi hindi daw anong tawag nito, hindi raw na-approve nga ng ano. Pero ano? 10 days. Oo, 10 days or 9 days. Okay na po yan. Problema na naman namin yung sasakyan na pauwi ng Pangasinan. Eh di ba sabi susunduin kayo ng ambulansya? Eh hindi sila nagbigay nga ng ano, ng LGU permit dahil hindi daw pwede dahil mas kailangan daw nila yung ambulansya sa buong Pangasinan. Ganun? Nag-request si nanay ni doktora ng ano, may lifeline daw sa Manila. Ako, nung tumawag yung bayaw kong nakikipag-anuhan, sabi nila nung una 20. 20,000. Sabi ko, ang mahal naman. Tapos hindi pa ano? Hindi pa libre? Oo nga. Tapos nung ano, ang mahal naman. Kung wala tayong magagawa, talagang igragrab ko na yan. Tapos, kasi makaginhawa din siyang ano. Eh ngayon, nung i-confirm na niya nung sa susunod na linggo, naku po, 74,000 na. Nagbago na? Oo. Ano ba yun? Sige, itatanong ko sa ano? Itatanong ko sa consulate. Hindi, mayroon na kaming nakuha. Yung asawa niya, sabi ko, nung maghanap ka ng ano doon, maghanap ka ng ano dyan, kako ng sasakyan na yung kahit na private, yung van, kako. Oo, yun, gano'n na lang. Kasi wala kami, ano, choice, kako, dahil ang laki ng pinukuha sa ang problema lang nga ng private, yung maano ka sa checkpoint. Hindi, ngayon, yung boyfriend ng kapatid niya, mayroon siya kumpare daw sa munisipyo ng San Carlos. Kasi taga San Carlos yung asawa niya. Eh di natipag-ugnayan daw, pumayag sila, susunduin nila kami. Yun naman pala eh. Walang bayad. Tapos may isang nurse pa daw na isasama. Yun ang mas maganda, may kasamang nurse. Kausap ko sila kagabi. Saka yung nila. Mga ano nyo, basta i-ready nyo yung mga papeles nyo para pag dating ng checkpoint. Ayan. Kasi mahigpit nga yung mga... Paano yung mga ano, kako sa daan, kako eh, sila na daw bahala ang tea, sabi niya sa akin, malapit ka gabi. Basta tigyan yun na lang ng pangirinda yung driver, sabi niya. Ayun pala naman eh. Kaya nakaginhawa na. So, kumusta ho ang ano na nakakakita na siya? Hindi pa rin. Ay, yung ano, hindi pa rin nakaka hindi na rin nakakalakad doon. Ano? Ipapaupo namin. Nakakaupo. Oo. Minsan sa wheelchair ilagay namin.
At least mabilis naman yung ano niya, ano, respond niya. Sumasagot ka agad pag tinatanong. O, yun ang importante. Saka yung halimbawa yung may mga pipila pa sa ano, magkatulong na lang kayo sa stewardess. Ano? Ay, oo. Ano na lang? Yung sa ano, sa yung sabi ni Irene. Sa immigration? Doon yata sa Pilipinas, ang daming tanong na ano yata. Sa email yata ang ano. Kung gusto ko daw magbayad, sabi ko, sige na, magbabayad na ako. 150 daw isa sa kanya sa akin. Para wala na akong problema, siyempre ang aanuhin ko siya. Ayan. Inano ko na kay Irene na ano. Ayun pala eh. Siguro naman i-assist kayo dun sa atin, sa airport. Mayroon daw ano doon yung, anong sabi ni Irene? Coast Guard o ano din sabi niya na pagdating daw namin doon, ipapakita ko lang yung papel sa kanya na pupuntahan namin, saka yung susundo sa amin, sila na ang bahalang mag-ano sa amin. Kasi hindi rin sa service ng hotel yung susundo sa amin. May taxi din daw na ano. Ibang bayad na naman. Makati to airport. Magkano yung sabi ni Erin? Sige, 160 yan. So hindi nyo na tinanggap yung sa ambulansya, yung private na nalang. Oo nga, masyadong ano. 74,000 tapos pandagdag pa rin yan sa ano. Tinatanong daw kung may luggage kami, ibang bayad pa ulit. Ibang charge ulit. Ano ba yun? Ambulansya na nga eh. Kaya nga eh. Ibang klase sa Pilipinas, no? Pira-pira. Imbis na makatulong, hindi. Lalo ka pang ilulubog. Pira-pira na. Imbis na tulungan ka, hindi. Grabe. Laki ng bayad namin sa ano, sa hotel. Magkano yun? 170. Isang araw? Dollar. Binayaran ko pa eh. Isang araw po? 130 yata isang araw, 170. Sa ano na yun? Sa Pilipinas? Dollar. 170. Mahal din ano? Walang ano, walang makuha na ibang mga pinakamura? Wala akong alam na ano eh. Kaya si Irene na ang nagpabok. Dito ko na rin binayaran. Dito na lang kamo ano. Pumunta ako dyan sa Magdo nung ano. Nandyan yung pinakamataas na manager sa kanya, sabi ko. Pumunta ako dito dahil kailangan ko ng tulong mo. Tapos, iniiyak siya dahil disparo niya Maribel. Sabi ko, kahit maning pamasahe lang niya, ito na sa akin ka. Sige, hayaan mo na may meeting kami, sasabihin ko. Dahil ilang beses ko na rin silang sinabihan si Amo, sabi niya. Tatawagan kita. Tapos yung ano, pagdating ko sa bahay, mamay-may anong dyan na sila, sumunod sila dito. Huwag kang mag-alala, takapo sa atin ko sila, sabihin nila sa kanya. Tapos pinabukasan, tinawagan ako na magtitita kami ng amo sa mabuhay. Kasi sinabi ko na, nagpag-book na ako pa ako, pero hindi pa ako nakabayan dahil kulang yung pira na. Buti na lang sinabot yung pamasahin namin dalawa. Nino po? Yung amo nila. Yung amo nila. Please na lang. Tapos sabi niya, meron pa akong ibibigay na cash. Sabi niya sa akin. Na pangtulong sa pampalimok niya. Sabi niya. Mabuti naman. At kasalamat ako doon sa babae bisprinding niya, yung anak ng amo. Pero wala na po siyang makukuha doon sa company. Wala. Yun lang, parang 10,000 ang maibibigay nila. Okay na po yun. Iwan ko lang sa kanila. Okay na po yun, at least meron na. Sabi daw yung isang anak, pinapa ano yung sinux ng ID niya sa Taisis yata, pati ako. Kasi nanay niya ako yung ano daw, ilalakad daw niya sa SS kung may magagawa sila ng ano. Kaya, ano yung ano niya.
Nagpasalamat ako kay ang anak ng amin. Buti naman pala at gano'n. Kasi abawido ako. Sabi ko kung lang namin pampagamit niya talaga. Pero dun doon sa ano sa pampagamot niya parang pinaprocess ng ano yung PhilHealth, di ba? Binigay natin yung PhilHealth niya. So sana ma-approve din yun. Para ano para konti na lang yung babayaran kung may babayaran. So yun, sige po. Ano? Maraming salamat. Ito, ingatan nyo to ha. Yung ano, nandyan na lahat yung papel. Medical record, yung visa nyo, saka yung mga sulat na galing sa ospital, sa LBJ. Ay, may sasalubong sa amin doon, sa Hawaii? Wala. Tatanungin ko po kung ano, mag-i-email po ako ngayon. Ngayon dito pag-alis para... Ha? Pag-alis, hindi pwedeng mag-ano lang, simple visa ko. Ambulansya? Oo, papuntang airport. Pwede po siguro mag-request sa LBJ? Oo, ngayon yung sinasabi ko kay Tracy. Oo. Total, kasi paano pag-akit ka po yun nga eh. Total kasi, naman kuwan. Sabi ni Irene naman, ina mo sa Hawaiian Air na ano, yung wheelchair. Oo, pero from dito, from, dito sa bahay. Dito to airport. Oo, sa airport. Yun lang, yun lang. Kasi gabi pa naman, di ba? Oo. Pwede siya, kung hindi siya ambulansya, pwede siya doon sa van, sa mga van na yung katulad nung sa kapamilya na van, yun. Kasi pwede ang wheelchair doon sa loob. Pero doon sa mas maganda, kung makaka-request tayo doon sa ano, yun lang sa LBJ, pwede naman, papayag naman sila siguro. Ang problema lang doon, pag labas namin sa airport, taxi ang sasakyan namin. Tapos yung hotel pala wala silang provide. Hindi ho yung ano, hindi yung van na? Hindi daw. Kaya dapat may taxi daw na required din ng ano ng van. DOH din. Ganun? Oo nga. Sabi tapos niya, babayaran nyo pa yung taxi na yun? Oo daw. Tapos, kaya dapat hindi na taxi yung van na talaga. Tapos na, ano. Sa hotel, wala pala silang wheelchair. Kaya kailangan yung wheelchair i-check-in. Yung i-check-in niya. Dadalhin namin. At i-check-in niya pa ng... Yung wheelchair na yan? Oo. E di i-check-in nyo kung kailan naman yun. Kaya kung i-check-in yun, pagdating ng Hawaii, kukunin niya doon sa ano... sa check-inan, doon sa paikutan, di ba? Kung kailangan mas yun, tapos iti-check-in ulit. Oo nga, di pa paano kung dalas? Hindi, may magtutulak. Hindi, may kukuha nun. Oo. Bago siya, ano, bago siya tumayo doon sa upuan sa aeroplano, kukunin na yun. Hindi naman, hindi kami sa upuan na ano yun. Meron kayong sarili, hindi, ano? Inilipat kami nung ano yung amin. Yung binayaran niya, inilipat. Sa business class? Sa comfortable yung upuan sa amin. Yung binayaran ko, binagdagan niya ng ano, makami binagdagan kay Ellen. Pinaliguan ko, tapos pinakain ko yung kayo nakatulog. Malakas naman ang kumain. Kahit ating gabi, bigising mo. Kakain. Anong kinakain? Kanin na? Kanin. Oo. Anong ulam namin? Ayun. Okay yun. Kailangan ng katawan talaga yung pagkain. Prutas, mga ganyan. Okay. O, sige po. Okay. Maraming maraming salamat. Okay lang. Ayan. Sige. Hello? Di na po. Sige na. Sayang tulog siya, so hindi natin maistorbo, no? Hayaan muna natin magpahinga. Wala kayo sa hospital. Bye! Ayan guys, kung narinig ninyo yung pahayag ng nanay, ano? So... hindi pagtulong yung ginagawa, ano? Panggigipit. Isipin mo yun. Ambulansya na. Tapos, unang presyo sa kanila, $500 ba yun? Ah, hindi. $500.
Kasi 20,000. Ewan ko ba, ito. Pakinggan natin yung salaysay ng nanay ni Maribel. Grabe. Ito, pakinggan natin. So, hindi nyo na tinanggap yung sa ambulansya, yung private na nalala. Oo nga, masyadong ano. 74,000 tapos pandagdag pa rin yun sa ano. Tinatanong daw kung may luggage kami, ibang bayad pa ulit. Charge ulit. Ano ba yun? Ambulansya na nga eh. Kaya nga eh. Ibang klase sa Pilipinas, no? Imbis na makatulong, hindi. Lalo ka pang ilulubog. Ayan, di ba? Isipin mo yan. Pati yung bagahe, hihinga na ng bayad. Ano ba naman yan? Imbis na libre na, hindi nyo ba pwedeng ilibre na yan? Grabe naman kayo. Anong klase kayo? Kaya marami ang umaalis ng Pilipinas. Diba? Dahil dyan sa nangyayari na ganyan. Puro panggigipit ang ginagawa. Hindi pagtulong. Ayan po. No? Yan ang katotohanan yan. Kaya maraming gustong mag-abroad. Dahil dyan sa Pilipinas, lubog ka na, lalo ka pang inilulubog. Ibang klase. Ano? Kaya sana po Sir Rafi, mapanood niyo po ito. Humihingi po kami ng tulong ang pamilya po ni Maribel na sana po ay matulungan sila, lalong-lalo na po diyan sa pagdating ng airport, ano? Baka mamaya kung ano-ano na naman ng galing ng abroad. Hay nako. Talaga naman. Bakit kaya ganun? Ayan mga idol, yan muna ang update natin ngayon kay Maribel, ano? Sana talagang matuloy na to. Kasi nga, kahit na meron na silang visa, meron na silang ticket, baka ngayon, wag naman sana. Baka mamaya cancelin naman yung flight dito. Pero wala namang balita. So, kaya yun, ipag-pray natin na sana talagang matuloy na sila. Para naman magamot na. Ayan, yan muna yung update natin. So, magkita kita tayo muli sa susunod na video. God bless.